sa lahat, gusto ko pong sabihin, gusto po namin sabihin sa lahat na hindi po kami korap. Ginagawa lang po namin ang aming pong mga trabaho. Kami po ay trabahante ng gobyerno at masaya po kaming sabihin na sa loob ng magtatatlong taon pong paglingkod bilang unang Director General ng Anti-Rating Authority, mahigit 8,000 mga aplikasyon na tao po ang siyang nakinabang sa automatic approval. Dahil dyan, napigilan na masampahan din po ng mga kaso ang mga taong gobyerno na hindi naman ho sinasadya ang minsang tumatagal at taganais din ipatupad ang automatic approval provisions. Noong May 26, 2022, nakatanggap po kami ng kopya ng reklamo ng Dito Telecommunications Corporation. Kami po ay binigyan din ng 10 araw ng ating po paggalang-galang na Ombudsman Martires na magsumiti po ng aming paliwanag at counter affidavit. Ngunit hindi pa po kami nakakapag-file ng aming po pagpapaliwanag noong June 3, 2022, ay nakatanggap na po kami dito nga pong preventive suspension order mula po sa ating paggalang-galang na Ombudsman. Nais namin sabihin na ang preventive suspension ay hindi po isang desisyon sa guilt sa pagkakamali ng bawat isa sa amin, pero ito po'y isang paraan upang gwardyahan at bantayan ang integridad ng lahat ng mga dokumento upang hindi po matamper or maimpluwensyahan ng mga iniimbestigahang katulad namin. So on March 1, 2021, ARTA issued an order of automatic approval declaring the completeness of Nautel's application and deemed the same as automatically approved by operation of law and directed NTC to issue the provisional authority and the concomitant frequencies as prayed for in their letter application. Na ngayon, nais po namin sabihin na ang aming palagay ay may kinakailangan ng liwanagin na magawa kami rito. Mahalagang maliwanag po ng klaro at gayon din po sa atin pong gagalang-galang na Ombudsman po ang lahat ng mga ito. Ilinawin ko lang po, hindi ang ARTA ang nag-a-approve ng aplikasyon. Hindi kami ang may kapangyarihan magbigay ng frequency at provisional authority. Ang approval o denial ng aplikasyon ay nakadepende sa mga ahensya. Pero kung hindi ho ito naaaksyonan, inuupuan at na hindi ho gumagalaw, doon ho pumapasok ang aplikasyon ng batas. Wala ho kaming intensyon na kunin ang kahit anong kapangyarihan ng NTC o ng sino mang ahensya na mag-approve ng mga permits, mag-approve lang ng mga lisensya, at lalong magbigay ng frequency sa Nautel o kung dito o kung kanino man. Ang kapangyarihan po namin ay ang suriin o ang pagsusuri kung kompleto na po ang inyong mga sinumite at ito po ay naaksyonan nyo na sa loob mo ng tatlong oras. Sinusuri mo namin sa aming mga pagdinig kung kompleto na ba ang dokumento, nabayaran na ba ang mga kinakailangan bayaran upang maaprubahan ang kanilang mga ina-applyan at upang malaman kung may pagkukulang na ginawa ang aplikante o ang ahensya. Kung mapapatunayan na hindi ho sumunod ang mga ahensya sa batas, sabihin sa kabila ng kompleto na inupuan pa din, ang amin ho pinoproseso ang sunod ay i-refer po sa aming investigation para pag-aralan kung maaari pong makasungan.